Surprise! And welcome sa isa na naman bagong episode ng Surprise Guest with Pia Arcangel, kung saan isang sorpresa, malaking sorpresa ang naghihintay sa ating lahat, not just for me, but also for you. Aalamin natin kung sino ating surprise guest sabay-sabay sa episode na ito, dahil magpapakita na lamang ang ating surprise guest. No need for clues. Oh! Shine! Ang ating morning sunshine! Oh, uy, matching tayo. Hi, Shira! Kamusta? Ang ating surprise guest is none other than Morning Sunshine, Shira Diaz, na ngayon ay nasa tahanang pinakamasaya, di ba? Pinakamasaya. Opo! Uy, kamusta? Ang busy-busy mo naman, Shira. Dito pa tayo talaga magkakaroon ng pagkakataon na mag-usap at magkwentuhan. Oo nga po ito. Masayang-masaya kasi ang daming opportunities na dumadating sa akin, especially dito sa hosting job na to. So, unexpected blessing din ang tahanang pinakamasaya kasi syempre, nasa field na tayo ng hosting. So, nakakatuwa na maraming nakaka-recognize, naming nakakapansin sa ginagawa ko po. Oh, yung cute naman. Dahil after lunch ngayon, galing ka ba ngayon sa show, sa live show? Hindi naman po. Naka-off po ako today. So, ang tahanan ko ay sa Wednesday pa po. Ah. So, yung medyo rest day ako ngayon. Nag-rest muna si Morning Sunshine. Oh, pero syempre ngayon na very busy ka with work and ang pinaka-recent na ginagawa mo is tahanang pinakamasaya. Paano mo i-describe yung atmosphere sa studio pagdating sa tahanang pinakamasaya? Parang nai-imagine ko, para siyang unang hirit pero lunchtime. Opo, exactly, Miss Pia. Ganun po. Kaya sabi ko nga ang saya kasi walang masyadong adjustments. Parang ang kailangan ko na lang yung parang rapport ko with other hosts po. Pero ang galing kasi makakakilala ko na rin po sila eh. Mga kaibigan ko na rin, nakasama ko na before. So, naging mas madali yung trabaho sa tahanang pinakamasaya din. And recently sa ni-remote po nila ako, doon ko po naramdaman na oh my gosh, ang dito talaga ako sa labas. Talaga, ang sarap sa pakiramdam kahit nasa initan kami tirik ng araw, alas 12 po yun, Miss Pia. Wala kami sa habong, nasa labas po kami. Ang sarap-sarap po sa pakiramdam na nasa kasama mo yung mga tao po talaga. Oh, na-enjoy mo. Iba yung pag nasa remote. Yes, tsaka iba po yun sa studio. Sa remote po kasi parang kaisa kanila eh, kaisa ka sa kanila pala. Na nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman nila, nakikita mo kung paano yung pamumuhay nila sa araw-araw. So sobrang, yun yung isa sa mga kinaganda rin sa remote kasi parang na-experience mo kung ano yung na-experience nila. Tapos nakakapagbigay ka ng tulong tsaka saya sa kanila. So anong reaction mo nung in-invite ka maging part ng show? Excited po ako, syempre, kasi sabi ko, iba po talaga yung may afternoon show eh, yung noontime show eh, kasi ako mahilig po ako manood ng mga noontime shows. Tapos yun po, sabi ko, ang gaan lang din talaga, siguro dahil na-appreciate ko yung pag nakikihalubilo ka sa mga tao. Ganun po, kaya sa unang hirit din kapag may guest kami at saka pag nire-remote din po kami pag nagpapagames doon, na-enjoy ko po siya. Ah. So super saya ko po kasi nadagdagan. Umaga, extended pa hanggang hapon. So yun po. So meron kang barkada sa umaga, may barkada ka sa tanghali. Barkada sa hapon, yes, nasa tanghali. So ang saya ko, ang saya. Anong oras ang call time nyo pag sa tahanan pinakamasaya? Ang start po kasi ng live doon ay 12 po. So, since nasa area na po kasi ako, dumidiretso po ako. 9 po nandun na ako sa EPT Studios para makapag-freshen up. Tapos natutulog din po ako. Minsan ako. Oh, so at least may konting break. Yes, opo. Basta hanggat pag may nakahanap ako ng oras na bakante, tinutulog ko po talaga siya para may energy ako kapag live na po. Uy, kwento mo naman sa amin. Curious ako kung ano ang day in the life of Shira. Kasi parang ang busy mo. Aga mong gigising. Mm-hmm. Tapos nagsuschool ka pa, di ba? Or kakagraduate mo lang? Ngayon po kasi, sem break namin. So sa second sem na po. And sa second sem ko, OJT naman po ako. OJT nila tapos makaka-graduate na. So, kaya ngayon po, medyo marami akong time na, ayun nga po, ang aga ko gumigising, like, every day, nasa mga 3:30 po ako gumigising.
ng umaga kasi ang live po natin ay 5:30 sa unang hirit. Ayun po, after po nun, kapag may call po ako sa tahanang pinakamasaya, dumidiretso na ako doon ng pagkatapos ng unang hirit, diretso na po ako doon. Wow, Kasi wala three ng times a pahinga. week po. Opo, 3 times a week ako sa tahanang pinakamasaya. So, habang walang ginagawa, ayun, kinukuha ko talaga lahat ng pwedeng trabahuin. Teka, ano bang course mo ngayon sa college? Marketing management po, Miss Pia. Ah, hindi siya communications or media related. Hindi po. Oh, kasi sabihin ko, hindi ba pwedeng counted as OJT ang pag-appear sa unang hirit or kaya sa tahanan ng pinakamasaya? Yun nga rin po, sana pala kung alam ko lang na magtutuloy-tuloy ako sa mga ganito. Baka nag-iba na ako ng course. Pero hindi ko rin po kasi in-expect na papapasok ako sa unang hirit eh. Pero yun, sadly, hindi po siya counted. Kailangan sa marketing department pa rin po ako. Ah, teka, so bakit mo naisip na marketing management ang maging course mo sa college? Sa totoo lang, siguro po, nothing in particular, pero siguro dahil naisip ko na magbe-business ako eventually. Kapag meron ng sapat na, alam na, capital or puna, pag may naisip na akong business na gusto kong gawin. Ah, okay. So, marketing management talaga ang pinili mo from the very beginning, yung talaga course mo? No. Marketing management. Pero ang gusto ko po talaga sana, mag-doctor. Kaya lang po, during that time, hindi talaga kaya ng financial, alam niyo na po. So, sabi ko, sige, dito na lang kasi hindi kaya ng parents ko na, alam naman natin na medyo mahal ang pag nag-doctor ka. So, yun po. Kaya napunta ako sa marketing. Sabi ko, sige, mag-question na lang. Kasi mas ilang years ang course mo? 4 years? Tama four ba? Lang po, or po. Yes. Naka-full load ka? Yes. Wow! Nakaka-believe. Grabe siya. So, naka-full load ka, tapos pumapasok ka ng unang hirit, tapos syempre may mga soap ka pa. Na-sisiksik mo lahat yon. Opo, awa ng Diyos. Yes po. Actually, ang galing nga po kasi parang yung si Lord na talaga gumagawa ng way para pagkasyahin yung schedule ko kasi nung nagka-pandemic po, syempre nagkaroon ng online classes na rin. So, mas nagkaroon ako ng opportunity na mapagsabay yung dalawa, yung pagtitaping ko, tapos yung trabaho ko po, tapos yung school ko. So, ang galing. Tapos, after pandemic naman, parang naging hybrid na siya. Ang nangyayari po, magsasakripisyo na lang po, yung kunyari yung isa. Kunyari, kapag may quiz po ako, kasi meron din po akong face-to-face classes. So, ngayon po, itong last sem po, hybrid po yung nangyari. May online class, tapos meron ding face-to-face. So, ang ginagawa ko, kapag yung subject ko ay nire-require yung face-to-face, nag-absent po ako sa unang hirit. Tapos, pag online class naman po, nakakapasok ako sa unang hirit kasi sakto po yung lahat ng schedule ko nagsistart ng 8 a.m. Pabiyahe pa po ako eh. Opo eh, kaya hindi kakayanin. Kaya nag-absent na lang po ako. Okay. Or at least yun, parang nagawa niya ng paraan. Eh, ngayon na mag-OJT ka, alam mo na ba kung saan ka mag-OJT? Bala ko lang po dito, malapit sa amin para kung hanggang gabihin man, kunyari mag-overtime man ako para lang mapunan ko yung mga hinahabol kong oras kasi 600 hours po yung oras po na nire-require sa OJT namin. So, pwede po akong makapag-ano kasi lalakarin ko lang. Pero anong gagawin mo sa OJT mo? Kailangan marketing work, gano'n, office work. Yes po, dapat sa marketing department po. So, mag-a-apply ka pa ba doon or i-assign ba yon sa'yo? Well, naging ano naman po, considerate yung school ko po kasi usually ina-assign po talaga. Pero dahil alam po nila yung status sa parang ito po, artista. Sabi po, pwede po ako mamili. Kaya Nice. Napili ko po dito malapit sa amin, yung sports club po dito sa amin. Naku, baka naman ma-shock yung mga katrabaho mo pag pumasok ka. Di po siguro kasi naglalaro din po ako dyan sa sports club. Nag-volleyball po kasi ako. Yun yung sports ko. So, nakikita naman na nila ako dyan. Tapos, nagtanong ako, sabi ko, uy, tumatanggap ba kayo ng OJT? Sabi niyo, oo daw. Sabi nila. So, sabi ko, ay, sige, mag-apply ako. Tapos, ayun po. Nakatimbre na. Nakatimbre na. Ang pinaka-shocking dyan, may time ka pa mag-volleyball. Pag weekends po, di ba po? Oo, paano ko kinakaya? Ang galing mo, Shaina, nakaka-believe. Pero eto ha, kaya siguro yung ikaw perfect na morning sunshine. Kasi tingin mo naman yan, yung disposition mo, so smiley, so positive, parang kahit anong oras, sunshine. Kaya hindi, dapat nga morning, noon, and night sunshine. Pwede ba yun? Night sunshine.
cute. Thank you po. May nakikinig ako. Pero morning person ka ba talaga, Shaira? Sanay kang gumising na maaga? Hindi po talaga. Talagang sabi ko, oh my gosh, talagang bumaliktad talaga 360 yung buhay ko nung nag-unang hirit po ako. Kasi talagang night owl po ako. Ang tulog ko po usually nasa alas 3, alas 5. Hindi ko alam kung bakit. Parang may insomnia po ako. Tapos sabi ko nga, ano, may kwento ako before na parang nag-promote ako sa unang hirit. Tapos sobrang aga yung call time. Hindi ako makapaniwala bakit may ganung call time na sobrang aga. Sabi ko, never na talaga ulit ako magpo-promote sa unang hirit. Tapos ang ending, ayun din, dun ako napunta. Na talagang minahal ko naman din talaga. Oo, talagang nga. Mahal ko na talaga ngayon yung unang hirit. Para, oh my gosh, di na ako sanay na hindi gumigising ng maaga na kahit parang off ko po pag weekend. Nagigising pa rin ako ng maaga. So sabi ko, oh my God, what ganito? Paano yan? Ano oras ka natutulog? Ay, ayan po rin ang medyo problema ko. Mga 12 to 1 po ang tulog ko talaga. So yun struggle ko po ngayon, Miss Pia, nung nag-unang hirit ako. Parang ang pumapasok ako palagi ng mga 2 to 3 hours lagi tulog ko. Kaya kung makikita nyo yung mga BTS videos na talaga natutulog ako, kumuha talaga ako ng chance na makatulog kung saan pa yan. Ginagawa na ako ng crew ng bahay-bahayan sa gilid. Bahay-bahayan talaga. So, sa'yo pala yun. Joke lang. Alam na nila. Kung ito po, para po may ano, taas kayo ng paa. So, ang mabait naman nila. Eh, paano yan? Hindi ba apektado ang nightlife kapag ikaw ay kailangan gumising na maaga? Ang social life. Miss Pia, alam nyo, ano po ako? Wala po akong nightlife. Parang sakto lang din. Parang ano, homebody lang po kasi ako eh. Okay na ako sa Netflix pag binge watch mga K-dramas. So, ayos lang din. Pero, yun nga lang. Mas parang, pipili ko rin na lang talaga maging, ano, nasa bahay lang ako. Ayoko na umalis-alis. Unless may kailangan talaga ako pupuntahan or may meeting outside. Yun na lang po yung labas ko. Tapos, minsan kape-kape lang kasama yung mga friends ko. Yun na po. So, bago pa mag-UH, hindi ka na talaga mahilig lumabas? Yes, obo. Kasi mabilis po ako mapagod. Parang ang baba ng energy ko sa labas. Parang introverted po. Ganun. Hoy, talaga? Obo. Pero pag nasa harap ng camera, hindi nila mapapansin. Pero ano, wala akong energy sa mga labas-labas. At least ano, 'di ba? Parang nabubuhos mo lahat ng energy mo on cam. Yes, kaya nagugulat din sila saan nanggagaling yung energy. Sabi nga nila pag the more na wala akong tulog, mas mataas yung energy ko. Pag humahaba yung tulog ko ng mga 5 hours, parang bagsak, parbaliktad. Oo nga, baliktad yun. Uy, kanina nabanggit mo, Shaira, na mahilig ka rin sa mga K-drama kapag ikaw ay naka-off or wala kang commitments. Ano bang favorite K-drama mo? Yung ngayon pong kakatapos ko lang siguro, kasi sobrang crush ko si Lee Dong-woo. Yung A Shop for Killers po. Action po siya, action. Okay. Mahilig po ako sa action din talaga, kaya sobrang na-appreciate ko yung mga ganong drama po. Hindi ko pa napapanood yun, ha? Eh, di ba recently, nice. Nakita ko yung picture mo kasama mo si Song Joong Ki? Yeah. Opo, Diyos ko po, grabe. Para akong mamamatay noon. Hindi ako makahinga at habang nasa harap ko. Kasi parang hindi totoo. Tapos sobrang liit ang mukha, ang kinis, pang manikin. Pero grabe, sobrang wow. Anong event yon? Ano po yun? Press conference for his series po sa View. Yung Reborn Rich po. Tapos imbitahan po ako na i-cover po yon. Parang pocket press con po. Ako po yung napiling ipadala ng unang init. Kaya sobrang, oh my gosh. Kasi parang sabi nila, gusto nila yung fan talaga. Kasi para alam mo yung makarelate. Saka yung feeling, yung experience po. Parang ibigay na to sa talaga matupad yung pangarap, di ba? Talagang, wow, grabe po yun. Pero, di Song Joong Ki, napanood mo ba ang Descendants of the Sun? Kasi doon ko siya unang napanood. Yes. Kaya sabi ko talaga, hindi ako makapaniwala na mamimit ko siya. As in, ang lapit lang talaga namin. Tapos ang maganda dito, mabait siya. Hindi niya paparamdam na, sino ka ba? Yung ganun. Hindi niya paparamdam na star ka. Talagang accommodating siya sa mga questions. Tapos pag may binigay ka sa kanya, tatanggapin niya. Hindi yung gaganyan. Wow, may binigay ka ba ka sa kanya?
May pinaabot kami na parang mug. May mug na nandun siya. Tapos nakasuot siya ng barong Tagalog. Tapos tinanong niya, cute. What's this? What's this? Tapos sabi namin, barong Tagalog. Ay, ang cute naman. So, shucks, nakakakilig, nakaka-excite. Meron ka ba bang ibang gustong makitang artista in person? Not necessarily, K-drama star. But any international celebrity. Si Jerry yan. Jerry yan. Si Jerry yan ang original, ang OG na talagang unang-una kong naging crush bago pa magka-Liminho. Si Liminho kasi na-meet ko na, na-meet talaga. Nakita ko na siya sa isang event eh. Marami na rin ako nakita mga K-drama actors. Pupunta ako sa mga fan meeting nila. Nag-attend talaga ako. Pero yung sobrang gusto ko makita si Jerry yan. Parang siya yung ultimate. Pumipila ka para pumasok dun sa fan meet? Yes po, opo. At saka sakto rin kasi na may ibang event, may mga tickets po sila na binibigay sa amin kung gusto ko manood, ganyan. Parang ang cute kasi dami nga nilang dinadala dito ng mga K-drama stars. Tapos yun po nagkakaroon ako ng opportunity na ma-meet sila, makita sila in person. Uy, ang saya naman. Oh, ako. Pero yung kay Liminho talaga po, ayun, wala po akong contact nun. Kailangan akong, para siya sa isang restaurant. So, kumain ako ng 60 chickens. Tinawag ko yung mga kapatid ko, si Edgar. Tapos para magkaroon lang ng ticket. Para kumain kami ng 60 naman ako. So, yung effort po na tapos yun. Talagang kumilap po talaga kami. Grabe, 60 na manok sa ano yun? Isang buwan? Isang araw lang po. Para kumakuha ng 60 tickets. 60 na manok sa isang... Grabe, Shaira, nakaka-believe. Teka, tapos sino nakarami? Parang pantay naman po. Buti na lang magbilig sa manok yung mga kapatid ko, tsaka si Edgar, tsaka ako rin po. So, yun po. Nakakuha kami ng ticket. Grabe. Ilan dalawa. Kayo, mga parang lima lang ba kayong kumain ng 60 na manok? Opo, apat or lima po. Wow! Parang sa pagkakatanda ko, mga ganun po. Yan ang fan. Opo. Grabe. So pag pag na-interview mo si Liminho, ay, Diyos ko. Kailangan ikwento mo yon na Opo. Kumain ka na 6 na pong manok. So, sana pumunta siya sa tahanang pinakamasaya yan. Kwento mo, Opo, sa kanya doon. Wala, hindi ko na pababalikin ng Korea yun. Bakit pa si Jerry yan sinabi ko? BTS pala. Ay, si BTS. Oo nga. Inaisip ko kasi na iba na hindi K-drama. Kaya si Jerry yan. Pero kung Korean po, si Jungkook talaga, yung BTS. Sobrang hot po. So marami kang yung mga merch ng BTS. Yes, marami po. Ay, wow. Fan girl. May standee rin po ako dito. May standee ka? Ni Jungkook? Ni Jungkook. Super fan po talaga. Ang cute naman. Sabi mo kanina, Shaira, na parang biglang ang daming opportunities for hosting na nag-open up, na ikinatuwa mo. Kaya mo yan sinasabi kasi originally, syempre, acting talaga ang pinasok mo, di ba? Yes. Pag-aarte sa soap, ganyan. Pero yes, ang pagiging po. Artista ba ay matagal mo nang pinangarap? May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekulang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. #sharekulang. Originally, syempre, acting talaga ang pinasok mo, di ba? Yes. Pag-aarte sa soap, ganyan. Pero yes, ang pagiging po. Artista ba ay matagal mo nang pinangarap? Sa totoo lang, Miss Pia, hindi ko siya pinangarap talaga. Parang sabi ko, sa commercials lang, okay na ako. Nagka-casting po din po ako before. Nagpupunta ako, nag-audition ako sa mga commercials. Pero parang hindi ako pinapalad mabuti dun eh. Parang mas maraming rejected kesa sa nakuha ka. Tapos parang one time, parang yung manager ko po yung humahawak sa akin sa commercials, parang sabi na, try ko daw mag-audition. Hindi ko talaga siya gustong gusto. Pero doon ako naniniwala na parang pag
para sa iyo, para sa iyo kasi nakapasok po ako. Parang sabi ko nga tapos nung may time na bumalik ako sa commercial, parang kahit na nag-aartista na ako, gusto ko pa ring mag-commercial. Parang may nagsabi sa akin caster doon na parang alam mo hindi ka para dito sa commercial, para ka sa ano talaga sa main screen, sa TV, yung umaarte. So parang sabi ko, "Ah, oh, okay." Parang oo nga, no? Parang ang galing kasi, di ko siya pinangarap po talaga. Bago ako matanggap dun sa reality show na yun, magbaback out na po sana ako. Kasi nahiya po ako umarte, nahiya ako kumanta or sumayaw. Parang sabi ko, parang di naman ako matatanggap dito kasi parang nasa mahigit 20,000 po yung nag-audition nun. Tapos wala po akong kilala sa loob, wala po akong backer, walang ganun. So doon po ako naniniwala na yung luck at kung para sa'yo po talaga. Kasi nakapasok po ako out of all the, ano po, na nag-audition. Ilang years ka nang nasa industry? 2012 po ako nag-start eh. So parang nasa, tama ba? Wait lang, magmamata ko. 11 ba or 12 years? Teka, ako pa talaga 12. Tinanong mo. Isa tayo. Definitely. Oh, tama. Ano, 11 years. 11 po. Wow, 11 years. So, nagawa mo na lahat, di ba? I mean, singing, acting, hosting. Meron ba para sa yung pinakamadali, pinakamahirap? Para sa akin, yung hosting ang pinakamadali. Ang pinakamahirap talaga yung acting pa din. Yung hosting talagang, wow, parang hindi ako nagtatrabaho. Sobrang na-enjoy ko siya. Tapos, parang ang bilis ng oras lang, ang bilis ng trabaho, unlike kapag taping, di ba, parang inaabot talaga ng isang buong araw. Tapos, nire-require pa po yung emosyon, di ba, yung puyat, andyan, yung pagod. So, mahirap po talaga pag sa acting, yung hosting po ang pinakamadali for me. Minsan ba, nauuwi mo pa ang trabaho in the sense na, kung wari galing kang taping, yung, syempre kung may iyakan yun, di ba, nauuwi mo ba yung bigat ng eksena? Parang hindi naman po. Pero nadadala ko siya sa buong araw ng taping. Nung nandun ako sa set, nadadala ko po siya. Parang nahihirapan ako bumitaw. Pero not to the point na mauwi ko siya sa bahay. Siguro kung mauwi ko na lang talaga yung pure na pagod at antok. Pero yung sa mga emosyon sa eksena, hindi po. Parang mabilis naman akong nakaka-let go. Pero sa loob lang pa rin ng taping po namin. Sa loob ng set pa lang. Pa rin din po. Teka, Shaira, ikaw ba ang unang artista or only artista sa pamilya ninyo? Opo, ako lang po. Ah, panganay ka ba? Middle child po. Bale, tatlo po kaming magkakapatid. Tapos, yung brother ko po, si Ferrer siya, yung eldest namin. Yung bunso po ay nag-aaral pa, nursing student naman po. Ah, nurse naman. Okay, so yes. Yung brother mo, ilang years ang tanda niya sa'yo? 1 year lang po. Tapos yung sa bunso po, 7 years yung agwat. Ah, okay. So, medyo humabol. Opo, humabol po. Opo. Humabol siya. Wala sa kanila gustong mag-showbiz? Yung kuya ko po, gusto. Lagi niya sinasabi nung bata daw siya may lumapit sa kanyang parang agent na sabi, uy, pwede ka mag-artista kasi ang ganda ng ngipin mo. Tapos gagalit siya sa mama namin kasi bakit daw hindi daw pinush. Pero gusto niya umarte talaga. So, o baka pwede pa. Opo. Hindi, pero happy na naman siya sa pagbabarko niya po. And siya rin po nagda-drive sa akin sa unang ngirit. Ay, wow! Pag nandito po siya, pag naka-bakasyon po siya dito, pinagda-drive niya po ako sa unang ngirit sa trabaho ko. Sa taping, ganyan po. Ay, ang sweet naman. Close kayo magkakapatid. Yes po. Anong work niya sa barko? Sa kitchen po siya eh. Ah, okay. At ano po, assistant po ng chef sa kitchen. Pero tanker po, hindi po siya sa cruise ship. Oo. Tanker. Ay, ang galing. Oh, ang galing naman nun. Ikaw ba, mahilig ka magluto? Hindi po. Prito lang. at least kaya mo magprito. Saing, kaya mo magsaing. Parang kaya na. Parang kaya naman po, opo. Oh, kompleto na yun. Hindi ka na magugutom nun. Diba? May delivery naman din. So, yun na lang. Marunong ka naman mag-cellphone, mag-order. Tama. So, okay na yun. Opo. Alam mo, pag kinukwento mo sa akin yung mga ginagawa mo, parang very busy ka talaga, diba? And ang daming kailangan gawin. But, kitang-kita sa mukha mo na ine-enjoy mo yung trabaho mo. Yes, I think, importante kasi sa ganyan na meron kang strong support system. So, ikaw ba, sino ang strong support system mo? Ako po, para sa akin, si EA po. Yung boyfriend ko po, tsaka yung family ko. Ay, cute. Pero kailangan may intro pa talaga na siya yung boyfriend mo. Sige, sige, ina.
Pero boyfriend. Hindi, pero si Edgar po. Kasi sa tingin ko, siya yung pinahad since same industry po kami. Tapos mas matagal na po siya sa akin. So, naiintindihan niya kung ano yung trabaho ko, yung proseso kapag nag-taping ako, pag nasa trabaho ako. So, siya po talaga. At siya rin yung mentor ko rin. Isa rin po yun. Wow. Mentor? Mentor na critic pa. Opo, Miss Pia. So, nakakatuwa kasi nung pumasok ako sa showbiz, wala naman akong alam talaga eh. Di ko alam. Parang sa akin, alam ko na parang hindi ako magtatagal dito eh. Kasi parang, yun nga po parang, di ko rin alam talaga. Pero parang siguro dahil nakakapagod din talaga yung pag-artista. Oh. Pero dahil nandiyan si Edgar, ginaguide niya ako, pinapaliwanag niya sa akin na ganun talaga, pag ano, ginusto natin to, di ba, anong mas gusto mo? Ganto or ganyan? May mga ganun po siya. Oy, ang sweet naman. Pag, di ba, so sabi mo, siya yung magkikritik ng trabaho mo. Opo. Ganun din ba, pag kumwari siya na may eksena, tapos magtatanong din siya sa'yo, oh, anong tingin mo dun sa pag, ano ko, pag-execute? Yes po, tanungan po kami. Naggaganyunan kami, parang nakita ko na yan sa last na ginawa mo. Mga ganun kami. Tapos sabi, baba, sana dito mo binigay, dito mo inano. Ganun po kami. Open kami sa mga ganung comments po kasi wala naman ang ibang magsasabi niyan ng totoo, 'di ba? Kung di yung partner mo sa buhay, 'di ba? And parang pag nanggaling sa kanya, alam mo na okay, gusto niya lang mapabuti yung trabaho mo, mapaganda pa. Hindi siya yung parang may halong showbiz, mema lang, may masabi. Pero pag si Edgar, yun, naniniwala po ako na baka nga kailangan ko nang i-improve tong part na to. So yun po, ganun po kami dalawa. Walang napipikon sa inyo. Wala naman po, wala naman. O, yun ang importante. Ibig sabihin kasi nirerespeto niya yung ano, opinion ng bawat isa. Yes, tama po, tama po. Oy, ang cute naman. Wait, ilang years na ba kayo ni EA? 11 years na po. Ha? I'm 17. Uy, happy anniversary! Thank you po, thank you. Grabe, 11 years. Teka, so kung 11 years ka na rin sa showbiz, so nagkakilala kayo bago ka pa lang sa showbiz? Yes, opo. Binakura niyo na po kagad ako. Aminado naman siya na binakuran kanya kaagad. Opo, pero kung mapapansin niyo sa mga interview, ang sasabihin niya po, ako daw po yung patay na patay sa kanya. Pero ako daw yung nag-first move, pero hindi, siya po talaga. Mabuti nung malinaw. Para malinaw, eto na, on the record. Okay po, okay po. Saan kayo nakakilala? Sa set na talaga or meron kayong live show or event? Nung nandun pa po ako sa reality show, Artista Search po, naging guest po namin siya. Parang ang tema po kasi ay parang outshine. So, pinartner po kaming mga contestants sa mga artista na talaga. Tapos, ang parang ang gagawin namin, sasayaw po kami. So, kailangan parang ma-outshine namin yung talagang star na. Yung talaga artista na marunong sumayaw, mahusay, sumayaw. So, kami po yung naging mag-partner ni Gabon. Nako, ang hirap naman nun, na-intimidate ka ba? Kasi syempre si EA kilala siya sa pagsayaw, di ba? Opo, pero ang ano po kasi dyan, hindi ko siya kilala. hindi ko siya kilala kung magaling ba talaga siya sumayaw. So nag-search pa po ako, pero hindi ko nakita yung kung paano siya sumayaw. Tapos ayun po, tas yung ang maganda doon, nung naging partner ko po siya, nung araw na yon, parang every weekend po kasi may tinatawag silang ano, parang top one. Nag-top 1 po ako noon. First time ko po sa entire run po nung reality show na yun. Never po akong nag-top 1. So, yung time na yun, nag-top 1 po ako. So, sabi ko, wow. Ay, pero lucky charm. Ay, wow! So, okay lang. Parang nagkakilala na kayo. Tapos doon na, nagtuloy-tuloy na? Yes po. Pero kasi that time, parehas kaming may girlfriend and boyfriend po. Ah, okay. So friends muna. So, friends po muna po. Oh, ang cute naman. Alam mo, ang cute-cute ninyo dalawa. Naalala ko nung in-interview ko si EA several years ago. Grabe naman yung several, no? A few years ago. Na-interview ko siya a few years ago, tapos kinakwento niya. Ito, actually, hindi. Nagkukwento siya tungkol sa love life ninyo. Yung kayong dalawa. Pero off-cam, mas masaya yung kwentuhan pag off-cam. Tapos parang, tuwang-tuwa ko. Sabi ko sa sarili ko, ang cute naman. Parang in love si EA. Eh, tingnan mo, in love nga. Opo, diba? Sino po mag-aakala? Hindi namin in-expect na tatagal kami. Kasi sobrang magkaiba kami ng personality. Like, kahit sa mga feng shui
experts po na nai-interview namin sa unang year, tinatanong ko palagi, kamusta po yung sign namin dalawa? Talagang clashing signs po kami. Clashing talaga. Wow. Pero ang maganda doon kasi sinasabi nila na nag-compromise daw kami talaga. Na parang willing talaga kami na intindihin yung isa't isa kasi nga sobrang mahal namin isa't isa. Oh, yung sweet naman. Oh, no. Ang cute naman ninyo dalawa. Grabe. Tsaka nakikita ko sa mga posts ninyo na very sweet kayo with each other. At nakakatuwa na yung sobrang comfortable ka to talk about it, no? Opo. Iba kasi parang naiilang sila eh. Mm-mm. Pero siguro kasi dahil nga parehas din kami nasa showbiz industry, parang at saka yung generation ngayon, parang tanggap na naman nila kung... Diba, kung in a relationship tong dalawang artista na to. And parang sa akin naman, proud ako sa kanya eh. Sa tingin ko, wala naman akong natatapakan or wala naman akong nasasagasaan na tao. And maganda yung relasyon namin, maganda yung naging pundasyon, walang naapakan. So, kaya okay po ako, open ako sa relationship namin dalawa na pag-usapan sa labas. Oh, alam mo kung ano yung test of true love para kay EA. Sabi mo sa kanya, araw-araw kanyang ihatid sa unang hirit. Hindi ka, oo nga, no? Natakay ko nga yan. Try natin, ha? Opo. Pero ang ano po dyan, minsan siya po yung taga-gising ko po. Ay, talaga? Opo. Wow. Hindi, minsan eh, madalas siya po ang taga-gising ko po. Kasi nga po, late po ako, lagi nakakatulog mga alauna. So, kunyari kapag nasa taping pa siya, siya yung tatawag sa akin. Kapag nasa labas siya with his friends, siya rin yung tatawag, gigising sa akin. Oh, MFEO na talaga kayo. Ano po yun? Alam mo yun? Made for each other. Ay, oh my God, natinig ko alam yun. Ang luma na kasi ng MFEO. Yan ko lang naninig yung Miss Pia. Oh my gosh. Ay, hindi pa wala ko alam. Hindi, may isa pa. May isa pa akong nakita sa mga posts niyo. Ikaw ay POTF na rin, di ba? Alam mo yun. Part of the family. Oh my goodness. Okay. Cute na cute ako dun sa picture ninyo. Yung parang pictorial. Diba? Parang meron kayo parang studio pictorial. Nakita ko yun. Ikaw ba nag-post or si EA? Hindi ko maalala. Parang siya po ang part of the family na. Ah, okay. Yun yung pictorial. Family ko po yun. Opo. Kasi first time po namin ng ano family ko kaganon po na studio photo shoot. So yun po. And sabi ko nga ano, love na love din siya ng family ko, tanggap din siya. I mean 11 years nandiyan pa rin siya, consistent siya sa mga gestures niya sa akin at sa pamilya ko din. Yun din po yung isa din talaga na sobrang minahal ko sa kanya kasi family man din siya. Sobrang love niya rin yung mom niya, yung family niya. So sabi nga nila kapag yung lalaki ay grabe magmahal sa mommy niya, sa mother niya. Ganun din yung magiging trato niya sa magiging asawa niya. Ay, nako, ang sweet naman. Next episode si EA naman ang interview namin, ha? Baka sasabihin niya ako talaga yung patay na patay sa kanya. Oh, tapos ano natin, ha? Ipapost natin together. Opo. Oy, baka pwede mo naman i-share, Shaira, yung secrets to a strong, healthy relationship. Ano ba? Ang unang umaano talaga sa akin, yung respeto. Yung respect, yung understanding, tsaka yung pagko-compromise, yung adjustment ng isa't isa. Yung sa respect, sabi ko nga po, pag may mga couples ako na nakikilala, tapos parang pag kinukwento nila yung relationship nila, ganto-ganyan, parang lagi proud kong nasasabi na yung respeto sa amin ni Edgar, hindi nawawala. Yung kahit na yung tipong pares kaming galit, sabi ko, alam mo, sa 11 years na kami, never kaming nagmurahan, di ba? Sorry ah. Pero may mga times kasi na, alam mo na, pag galit ka, di ba, madadala ka na ganto. Never kaming nagsakitan, wala talaga. Tapos yung sa pag-intindi, yun po talagang, kung mahal mo kasi yung isang tao talaga, tatanggapin mo siya. Pero not to the point na yung mga mali niya, alam mo yun, huwag ito tolerate. Parang gusto ko ipapaintindi namin sa isa't isa kung bakit hindi mo dapat to gawin, kung bakit hindi tama to. So yun yung maganda sa amin dalawa, kinokorek namin yung sa tingin namin mali na ginagawa namin. And yun po, maging honest lang din talaga, maging open po palagi. Pinag-uusapan yung mga dapat pag-usapan. And kung sa tingin mo na may bagay na may gagawin ka, kung sa tingin mo na masasaktan siya,
sabihin mo siya, i-heads up mo siya, hindi ko siya itatago. Yung ganun po. Ay, nako, perfect advice para sa mga lovebirds at mga in a relationship. Tsaka yung mga gusto maging in a relationship. Opo. Uy, Shaira, thank you ha for sharing all of this with us. Alam namin busy ka, but it's your day off. Pero meron kaming quick game lang para okay, sa'yo. Okay, sige po. Sanay ka naman sa mga game, di ba? Yes. Oh, pero ngayon, ikaw yung maglalaro ng game. Okay. Sige po. Okay, silipin natin ha. Ang cute naman. The title is, As a Sweet Girl Challenge. Okay, sige po. Hindi to mahirap para sa'yo. Okay. First, as a sweet girl, paano mo sasabihin ang mga ito? Okay, una, paano ka maniningil sa taong may utang sa'yo? As a sweet girl, sige. Uy, kumusta ka na? Anong balita dun sa hiniram mo? Kasi kailangan ko ni, okay lang ba na makuha ko na bukas o kaya mamaya? Kung meron ka na dyan, kahit magkano lang muna, tapos the rest, isunod mo na lang. Uy, pasado yon, Shaira. Yeah. Kahit wala akong utang sa'yo, parang magbabayad pa rin ako. Maawa. Kailangan niya kahit halfway. At least nabawasan po, di ba? Oo. Very sweet ang pagkasabi. Eto next, mas mahirap. Mas mahirap. As a sweet girl, paano mo sasabihin ang kaibigan mo na meron siyang body odor? Naku, as a sweet girl? Oo. Alam niyo po, sinasabi ko talaga eh. Ganito, talaga, sa totoong buhay? Opo, sa totoong buhay, sasabihin ko, uy, mabaw mo, naligo ka na ba? Hindi yung haba. Ganun po ako eh. As in, kapag may nakita po ako, kunyari, may kulangot o kaya may muta, sinasabi ko po agad. Uy, yan ang perfect na friend ha. Kasi aanhin mo ang kaibigan na hindi sasabihin sa'yo na may something ka sa mukha or nangangamoy ka na, di ba? Opo, di ba? Kasi makikita ka ng ibang tao. Tapos sinasabi ko na pag sinabi niya, uy, pag meron din ako sa mukha, sabi mo sa akin, meron din ba akong muta? Meron ba? Malinis ba? Ganun po ako. Wala. Sa unang hirit po kami ni Kalo, yung friendship namin, umabot na po kami sa ganun na na face eh. Talagang kunyari, may muta sa taloy. Pag sabi dito, ganyan. Tapos o kanya, kunyari, kunyari sabi namin, bigla na lang bubuga yun si Kalo. Bubuga, sabi ko, mabaho ba? Sabi, hindi, okay pa naman ako. Nagbubugahan po kami. Ganun mo kami. Kaya pala tuwang-tuwa mami ko sa inyong dalawa. Lagi niya sinasabi, ang cute-cute ninyong dalawa sa unang hirit. Kasi mami ko, solid kapuso yan eh. At so talagang, tsaka lalo na UH, ang kanyang unang show sa umaga, di ba? Yan ang una niyang papanoorin. Sasabihin niya, tapos minsan magtatanong pa sa akin yan eh, kung wari naka-leave kayo. Sasabihin, parang alam ko lahat ng sagot ha. Tatanong niya sa akin, bakit wala si Shaira today? Sabi ko, hindi ko po alam. Nag-trendsend sa screen po yung namin ni Kaloy, yung friendship namin kasi ganun na kami. So nagagawa namin ng maayos yung trabaho namin. Parang hindi kami nagtatrabaho, parang naglulokoan lang kami palagi. Pero maganda kasi parang nagsasalungan kami. So yun po, nakakatuwa. Pero yun, as a sweet girl, ganun ko siya sasabihin. Hindi nga siya sweet eh, parang straightforward ko sasabihin na, uy, yung ganito. Parang hindi po ako. The fact na sasabihin mo makes you very sweet, di ba? Opo. Tama. Oo, hindi lahat kayang gawin. Ako sa totoo lang, pag hindi kasi ako close dun sa tao, hindi ko kayang sabihin na kumari may lipstick siya sa ngipin. Hirap na hirap akong gawin yun. So, sumakas loob ko sa ganun. Okay, sige. So, pag nakita tayo, sabi mo sa akin kung meron ako something sa mukha. Opo. Sasabihin ko rin sa'yo. Kasi close na tayo. Okay, yeah, next. Ito, paano mo sasabihin na sa kaibigan mo na treat niya? Treat mo dapat, pero wala ka palang cash at offline ang digital wallet. Oh, okay. Paano ko nga ba sinasabi sa best friend ko kay Ja? Kunyari, sige ako na yan. Huwag mo na bayaran ako na yan, tapos pag wala pala. Ay, sige, bayaran mo na muna, tapos isasend ko na lang sa'yo pag meron na ulit, pag online na. Okay. Very good. Pati kay EA. Ay, thank you na lang yun. Gusto lang sumito sa akin. Thank you na lang. EA, alam na namin, ha?
para nagtitake turns po kami. Pag ano, pag ano namin na, okay, may extra tayo, sige, libre ko na. Pag bagong sweldo, oh, sige, libre ko na. Tapos, sorry, ganun din naman po. So, hindi lang siya lahat palagi yung gumagastos po. Ah, oo. At least, di ba, give and take yan. Yes, tsaka never dapat maging issue yung pera sa relasyon. Oo. Yes, kaya dapat nahihiwalay yun eh, no? Opo, opo. Oo. Oh, ito, okay, last na. Anong magiging reaction mo as a sweet girl kapag sinabihan ka na canceled ang day off mo bukas? Ha? Bakit po? Kasi po na, nasa, naset ko na po yung katawan ko eh. Pero okay, sige po. Ganun so, lang po. In other words, papasok ka pa rin. Papasok ba din? Opo. Alam mo gagawa, pasok ba din? Oh, proof na talaga very sweet girl si Shaira. Thank you po. Uy, Shaira, thank you so much talaga for bringing more sunshine into our day today. Baka ano, before we let you go, baka gusto mo i-invite lahat ng nakikinig sa atin and nanonood sa Spotify on video to catch you on your shows tsaka sa social media. Apo, ayan mga kapuso, ayan po, lagi lang po kayong manood araw-araw po tuwing umaga ng unang hirit. 5:30 po yan ng umaga hanggang 8 o'clock. At syempre po, makikita nyo na rin po ako. Pwede nyo na rin po akong maabangan sa tahanang pinakamasaya po. Nandiyan po ako paminsan-minsan, mga 3 times a week po. So, makisaya po kayo sa amin. At syempre, every Sunday naman po ang I Believe po ng 9:35 a.m. Pwede nyo rin po kaming panoorin doon. Kung gusto nyo matuto about science, mga life hacks, mga trivia, manood lang po kayo ng I Believe. And sana po i-follow nyo po ako sa aking social media handles. Shaira Diaz _ sa Instagram po, sa X, sa TikTok, at meron din po ako YouTube channel, Shaira Diaz po, and sa Facebook din po, Shaira Diaz po. May mga check naman po yan, so madali nyo lang po yan makikita. Thank you po! Thank you, Shaira! This surprise was planned by the team of Ronald Damido and Orby De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan, with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.